tips and tricks para makabuild ka ng credit score. Ito. Hey guys, good morning. Nandito na ako sa bus. Ito na yung second trial ko ng computer. Ayan. Hopefully, yung pa-uwi. Hindi ako mahirapan. Ako yun ang abilis. 1 hour, 30 minutes yung bus. Pagkababa ko, lakad na lang makikita. Baba na ako ng bus. Palagi may mali na lumampas ako. Ano ba yan? Kasi akala ko magta-turn right sa doon. Pero hindi siya nag-turn right. So, ang layo nung next stop. Kaya, lakad tayo guys. Ito, update guys. Hindi pala ako lumampas. Tama pala sa aning tingin ko. Pero, bumaba ako in advance. Ano ba yun? Sorry naman, taga-province. Tingnan lang ako, ano ba yan? So, bumaba ako in advance. Dapat pala dun ako sa next stop. Pero okay lang, hindi naman ganun palayo. So, ito yung office ko guys. Yung pula. Yung mataas na yan. Dito na ako sa office guys. 1 eternity later. Then, so lunch break na. Dalawa lang kami ng boss ko nandito sa office ngayon. Hindi iba kung co-work, wala sila. Ano kasi kami, anytime kami pwede pumasok sa office. Hindi naman kami masyado nagkasabihan kung kailan kami papasok. So parang ano, anytime mo lang talaga gusto. So pick up ako ng food somewhere. Diyan ako pipick up ng pagkain. Kaya let's go. A few moments later. So ito, nakabalik na ako sa office. Sana pala nagbaon na lang ako. So ito yung pagkain ko today. Chicken shrek. Sabi ko 1/4 chicken, 1/4 pala yun. No rice. 1 eternity later. Ayan. Ito na guys. Wrong way dito pala ako. Wait lang. Uy, ano. Pagod. Grabe. Wala akong masabi. Mahanapin ko pa yung bus. Hindi ko pa alam kung nasaan. As usual, nawawala na naman ako guys. Hindi ko alam saan yun, ano. Yung bus station. Ano ba yan? Ang dami kasing reroute eh. By the way, ito pala yung Philippine Embassy. Kita nyo naman yung flag, diba? Nandito yung sasakin kong bus. Sana talaga tumigil. Kasi last time na pinuntan ko, hindi magtumigil. Kasi nga may mga reroute. Sa pag-alaman ko na ang sakayan ng bus ay dito sa tapat ng Jollibee. Gusto nyo? Nantay ko yung bus ko. Wala pa eh. Guys, bus na ako after 30 minutes. Ang ganda. Ito ko sa pinakalito. Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. Kung bago ka lang napadpad dito sa channel na to, ako po si Vince, Filipino living the American dream. At gumagawa ako ng mga buhay America vlogs. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button and yung notification bell para updated ka every time may bago tayong upload. So nag-upload ako every Wednesdays and or Saturdays 12 to 1 PM Manila time. At sinasagot natin yung mga comments nyo doon sa previous video. Anything under the sun ko, yun nga. Sa mga bago dito, kung may mga tanong kayo about buhay America or kahit ano, comment down below tapos sasagutin natin sa next video. Without further ado, bilis na naman. Suz Castro, hi Vince, saan ba pwede mag-rent ng furnished studio na malapit sa U Chicago Medicine? Thank you. So ito, not sponsored to, punta ka sa apartments.com. Nung bagong lipat rin kami dito, doon kami nagtitingin. So apartments.com, ang kagandahan nun is pwede mong i-filter yun nga by zip code, yun nga yung vicinity ng U Chicago, pwede mo tignan sa maps, and then pwede mo i-filter by ilang bedrooms, ay yun nga, studio gusto mo, pwedeng studio, 1 bedroom, 2 bedroom, kahit anong gusto mo nandun. And then yung price range nandun din, ano pa ba, makita mo rin dun kung maganda siyang location. Or yun nga, merong transportation, merong dining score, walkability score, and ano pa, walkability. So yun, papakita ko sa inyo ano itsura nun. Madali lang siya gamitin, very user-friendly, kaya yun talaga yung useful. Nire-recommend ko sa palagi sa mga nagtatanong sa akin before, so apartments.com. Okay Bernal! Wow, okay na miss kay Okay yung shrimp. Oh, shrimp! Okay Bernal! Hi Sir Vince! Lagi na ako nanonood ng vlogs mo since January last year. At ngayon, nandito na po kami sa US. Uy, hello, hello. Welcome. Nasa Brentwood, Tennessee kami right now. Pa-shoutout naman po. Shoutout to Orange Chicken July Batch 2022. Naks, parang nagutom ako dun. Wow. Thanks sir. Ingat lagi. God bless you too. Hello, hello. Presley and Tifa. Hi Vince. Bianca Capistrano here ulit. For some reason, di ako makalogin sa personal account ko kaya I'm using my dog's YouTube account. Wow. Anyway, pwede ba ulit pa-cover ng tips and tricks on how to build a credit score? Saka, paano makapag-apply at ma-approve for a credit card to build a credit score? Baka pwede pa-refer. Char. Uy, ano ka ba? Sure. Sa mga papunta pa lang dito sa Amerika at sa mga
nandito na, i-refer ko kayo sa credit card kasi meron ako referral bonus. Meron ako referral link, 'di ba? Natulungan ko na kayo magka-credit card. Natulungan niyo din ako kasi may referral parang points ganyan. Hindi siya pera, guys, kaya okay mag-alala. Kung pera lang, 'di ba? Mas masaya. Pero para matulungan ko na rin kayo, yun nga, I will give you my referral link. Name it, kung anong bank ko merong Chase, may Capital One, kahit ano. Wow, ang dami credit card feeling. Bone pala sa utang. Again, kung sa mga papunta pa lang dito at sa mga nandito na gusto magka-credit card, lalo ikaw, Pianga Capistrano, let me know. Message mo na Instagram, ibibigay ko yung mga referral links ko at sana ma-approve ka, diba? Going back dun sa cover ng tips and tricks on how to build a credit score, mabilis lang. Sa mga hindi pa nakakala, meron akong previous matagal na video na yun. Sorry, pangit yung quality ng video kasi wala pa akong budget pang camera nung dati. So, actually, kala mo naman may budget ngayon. Wala. Pero ang importante yung substance, guys, yung mga pinagsasabi ko dun sa vlog na yun, sobrang helpful yun. Promise. First hand experience yun. So, paano makabuild ng credit score? Pero ito, sasabihin ko na rin ulit, mabilis lang. Ano yung tips and tricks para makabuild ka ng credit score? Ito, rule number one, pagdating mo dito sa Amerika, huwag ka apply ng credit card. Try mo lang once. Pag na-approve ka, that's it. Tip number two, pag na-approve ka na, gamitin mo siya at bayaran mo siya before the due date, and then that way makakabuild ka na ng credit score mo. Kasi dito, literal may score siya, guys. At makikita mo yon monthly. Well, actually, every day, and then monthly nagre-refresh siya. Kung mataas yung score mo, I would say magandang score, 700 and above. Sobrang safe nun. Kapag bibili, magsasanga-sanga na to. Kapag bibili ka ng kotse, or nga maglulong ka ng kotse, ng buy or anything. Pag maganda yung score mo, let's say 700 and above, yung approval odds mo is mataas at yung interest rate na ibibigay sa'yo is mas maliit, which is mas maganda. Kapag bago ka dito sa Amerika, kapag may kilala ka, like super close mo, yun nga mga siguro relatives mo, pwede kang magpa-add as authorized user ng credit card niya. Parang sa Pilipinas, magiging ano ka, yung supplementary card. Ganun din yun. So magkakaroon ka ng actual credit card, papadala sa'yo with your name, may sariling credit line yun or credit limit. Parang kung baga kasali ka sa account, maganda rin yun as a credit builder. Yun nga, kapag nag-start ka pa lang, gamitin mo siya. Huwag na huwag ka maglalampas sa due date. Tapos ito pala, kapag ginamit mo siya, huwag yung trigger happy na shopping na shopping at may max out. Huwag mo yung max out. Ito pala, let's say ang binigay sa yung credit limit is 5,000 or 1,000 na lang para madaling kalkulasyon. Pero 1,000. Tapos ang pinakamagandang rule, basahin mo na lang din sa Google kasi Googleable naman yun. Yung utilization or yung card usage mo is less than 30%. Kasi kapag palagi kang more than 30%, hindi tataas ng todo yung ano mo. Medyo ano yan eh, parang domino effect yan eh. O fine, gamit na gamit mo yung credit card mo, pero sobrang halos 90 to 100% in short na ma-max out mo yung credit card mo. Hindi maganda. Tapos kunyari, hindi mo na bayaran, hindi double whammy ganun, bro. Mas maganda, keep your usage low, tapos bayaran mo sa on time. Yun yung mga tips talaga na maganda para makahelp mag-build ng credit. Ay, ito pala, kung bago ka rin dito sa Amerika, let's say wala kang relative na pwedeng napapayag sa'yo maging authorized user ka. So, punta ka sa mga banko dito, mag-open ka ng secured credit card. Again, secured line na credit card. So, mag-open ka ng bank account with them, minsan checking account or yung savings account. Tapos sabihin mo, yung secured na credit line or yung secured credit card nga na to build your credit kasi bago ka lang dito sa US. Alam na nila yon. Sabihin mo lang secured credit card kasi bago kang migrate dito sa US. Alam na nila yon. Pa-shoutout ulit sa sabi kong si Aling Capistrano. O shoutout to Aling Capistrano na asawa ni Bianca Capistrano at sa mga fur babies namin na sila Presley and Tifa. Ganun salita. Kasi pag fur baby si Buang. Salamat sa shoutout sa Capistrano family. So Bianca Capistrano and Aling Capistrano and the fur babies. Presley and Tifa. Chowking Bulabog, ganang pangalan. Chowking Bulabog, parang pang ano, pang probinsyano na ano yung mga kontrabida dun. Joke lang. Hello Sir Vince, 1 month na din nakalipas since nakuha ko kotse ko, medyo parang hindi ako masaya. Ramdam kita dito sa LA. City of Angels. Nasa 640 per gallon and 360 a month ang car payment. Umiiyak na din ang credit card at debit ko. Pinag-iisipan ko din na mag-commute na lang din muna dahil dalawang ride lang papunta pabalik. Per ride is 150, so $3 lang total. Kung magbabasa ko, nakakaiyak, dapat pala din muna ako nag-kotse. Share ko lang din, ganun yung nangyari sa akin. So nung nakuha namin yung Civic, guys, yun yung kasagsagan na wala na ako ng work. Kakakuha lang namin ang kotse. So wala, andyan eh. Kaya tawag dito kayod at talagang gapang mode. Alam mo yan, gantong buhay, Amerika. But anyway, ingat palagi dyan, Sir Vince. Kaya sa mga bago dito sa US, pag-isipan nyo muna bago kumuha ng kotse. Totoo, convenient magka-kotse. Pero isipin din muna kung kaya ba ng budget gumawa ng list na expenses. Correct, gawa ka ng list of expenses. Talagang ginagawa pa rin namin siya ngayon. Literal, nasa papel. Ganyan, and then monthly, ni-scratch off namin kapag nabayaran lang namin. Gumawa ng list expenses every 2 weeks, rent, groceries, and all the bills that you have. Kung afford nyo, nasa sa inyo na yon. Correct, so thank you again, Joking Bulabog. Joanne Zara, hi, watch your videos and they were really informative.
positive. Hope I could be there soon too. Yeah. So makakapunta ka rin dito, magpa-process ka na. So thanks for watching, Joe and Zara. Mobile gaming, dami ko nang napanood ng mga vids nyo po. Mag-i-exam na lang po ako ng IELTS para maka-work na as a nurse po sa Connecticut. Excited na pumunta dyan sa US. God bless po sa channel nyo. More power. So yun, mag-exam ka na ng IELTS para makapunta ka na sa ano, Connecticut. Wow. Mobile gaming, Ben Carlo Maningas, Idol Vince. Lagi ko napapanood mga vlogs mo and thank you sa mga tips at pag-share sa buhay-buhay mo. Wala ka naman, malita bagay. I can relate na. Uy, dito rin ako sa downtown Chicago mga 8 months. Nakita kids. Lol, shout out to Ben Carlo Maningas. Pag nakita mo ka sa downtown na palakad-lakad, ano, mag-hello ka na lang, sabihin mo Ben Carlo Maningas. Matatandaan ko yan, matalas naman yung memory ko. Wow, sabay hindi naalala, no? Who you? Ganun yung joke lang. So say hi, palagi ako nandun sa The Bean. Kasi yun na lang yung office ko eh. Dun sa The Bean office ko. Hindi joke. The nurse photographer, grabe ang mura ng bus. Hassle lang talaga, bro. Hassle lang talaga mag-commute. Hassle talaga. Drive fast but drive safe, bro. Hindi rin pwede drive fast because may speed limit. Hassle din mag-bus. Ano yun? Ang arte eh. Nung lahat ng gawin may reklamo. Kailangan umalis ka na maaga because if you miss the bus, ang tagal, parang 30 minutes yung susunod. So, ganun. Wala talaga. Ganun pag commoner. Karami ng tao dito, guys. Nagko-commute. Ewan ko, kahit nga yung mga bus namin eh. Parehas kami sa bus. Sasakay, ganyan. Kasi, mahal na ng gas eh. Kahit pa bago magmahal yung gas, yung mga tao talaga, karamihan nagko-commute. Kaya nung ginagawa ko, iniwan ko yung kotse dun sa parang park and ride nga, diba? Iwan mo yung kotse mo dun sa bus or train station and then yun na yung magdadala sa'yo. Train or bus all the way to the city. That's it for today, guys. Sa mga na hindi natin nasagot na comments, ang dami nyo, pero thank you sa mga nagko-comments, sa mga walang sawang nagko-comments. Kung gusto nyo talaga masagot yung mga comments nyo, comment nyo ulit dito sa video na to. Try natin sagutin sa next video. Hanggang kung hindi pa rin sagot, comment nyo pa rin. Mapapansin ko yun, panigurado, at sasagutin natin yan. Again, thank you so much for watching. Kung tinapos mo tong video without skipping, thank you. And guys, please follow me on my social media accounts, lalong-lalo sa Instagram, guys. I post every day ng mga reels. So kung hindi nyo alam yung reels, ayan yung mga reels. So makita nyo yan. So sa mga million-million, oh, feeling. Sa mga, pero totoo talaga, sa mga million views sa reels, thank you so much. Kaya grabe, diba? Career mode tayo sa Instagram, guys. So follow me on Instagram, follow nyo na rin ako sa Twitter, Facebook, TikTok din, guys. Grabe. Akalain nyo, dumadami na rin yung views ko sa, tsaka yung followers ko sa TikTok. Kili ko nandun yung ano kayo, nandun yung career ko. Talagang TikTokeris pala ako, tsaka Instagrammer. Wow, Instagrammer. So thank you so much and yun, magkita-kita tayo sa next video.